Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at kayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yesu Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparang nung sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungbutihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Thank you.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Tinukuri ka at ipinagdarmal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, tunganak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw ay sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang,
Ipagkaloob mo ang aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at kaming sambahing lubusan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ipinahayag ng Diyos kay Moises at sa kanyang sambayanan na siya ay isang Diyos na maawain at mapagmahal, ganap na mapagpala at nananatiling tapat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kaniyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at mawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Whoa!
naluluklok sa maringal mong trono, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdamal ang Diyos sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain loob sa buhay ng isang Kristiyano ang biyaya, pag-ibig at pakikiisa. Ito ay mga pagpapala at aninag ng pagkakaisa ng Santatlo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos o Santissima Trinidad o Most Holy Trinity. Kung nakalipas na linggo, ating ipinagdiwang ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang kumompleto sa banal na santatlo. Ang Panginoon ay nagpakilala sa atin sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito ang misteryo ng ating pananampalataya. Mahirap intindihin o mahirap unawain na mayroong tatlong Diyos sa isang persona o mayroong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Maintindihan man natin o hindi, pero ito ang ating pananampalataya. Ipinahayag natin ang ating pananampalataya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kayo nga po, gawin nyo nga po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bagamat, no? Habang, hindi ko alam kung paano ba, habang tumatanda tayo, pa-shortcut ng pa-shortcut ang pagpapahayag natin ng pananampalataya. Kasi ito, no? Kung maalala nyo po, ito ang pinakaunang dasal na natutunan natin na itinuro sa atin ng ating mga magulang noong maliit pa tayo. At itong pananampalataya ding ito ang ating ikamamatay. Nagsimula tayo sa pagtanggap ng sakramento ng binyag sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At magtatapos tayo sa sakramento ng paglilibing sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diba yung dasal na itinuro sa atin, oo, magdadasal muna tayo ha, o ihanda yung kamay, itinuturuan pa natin kung alin ba, eto ba o eto ba o... No? Pero regardless kung anong daliri ang gamitin mo, pero ang malinaw, tayo ay sumasampalataya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Napakasimpleng dasal, napakasimpleng pagpapahayag ng pananampalataya natin bilang mga Katoliko. Ulit nga, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Iba talaga nalilito pa, no? Alimbalikat ba uunahin, no? Sa lahat, no, ng pagkakataon ng ating buhay, kung sinasabi mong napaka-busy mong tao, wala kang panahon para magdasal, para magsimba, at least hindi mo man makalimutan, no? Huwag mo lang kalimutan mag-antanda ng krus dahil yan ay isang paraan na ng pagdarasal.
Kalutigit tayo po ay humihingi ng basbas mula sa ating Ama, Anak at Espiritu Santo. Kanina pa naiipit. Parang ayaw umabot tuloy. Ito yung atin pong pinagninilayan. Ang ating pananampalataya. Banal na Santatlo. Sa anyo ng krus. Sa pag-aantanda ng krus, napapaalalahanan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-aantanda ng krus o ang tanda ng krus ay sumisimbolo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po yan, no? Kapag tinitingnan mo yung krus, hindi po yan tanda ng parusa, kundi tanda ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kung minsan, no, nasanay lang tayo na pag nagdodrawing tayo ng pag-ibig, ang dinodrawing natin, puso. O kaya naman, opa, o opa ka na lang, opa. Kasi yun yung na-picture sa atin, ang pag-ibig ay puso. No? Pupusuan lang natin. Pero ang pag-ibig, ang tanda ng pag-ibig ng Diyos ay ang tanda ng krus, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan ang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po yan tanda na ikaw ay miyembro ng fraternity o ikaw ay miyembro ng isang gang. Na kapag nagkakasalubong tayo, oh Brad, sister, hindi yan pang gang. Huwag natin pagtawanan. Yun nga lang, no, marami ang hindi nakakaunawa, marami ang hindi ito naiintindihan, kaya pinagtatawanan. Pero kung mismong ang Katoliko magtatawa dito, wow, hiyang-hiya naman ako sa iyo. No? Hiyang-hiya naman ang pagpapapako ni Cruz, ni Jesus sa Cruz, sa kanyang pag-ibig sa iyo na tinatawanan mo lang. Yan ang pagkakakilanlan natin. Katoliko ka, sumusunod ka kay Kristo, naniniwala ka sa Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Kaya minsan nakakatuwa din, no? Kapag nakikita natin yung mga tao sa labas, kasi ang simbahan natin, daanan talaga ng tao. No? Pupwedeng sumaglit, minsan pag sa umaga, no, pag nagmimisa, mga papasok sa opisina, dadaan dyan, mag-aantanda ng krus, at least nag-antanda ng krus. Yung nga lang, yung iba, may pa-epek-epek pa. Ganun-ganun pa. Pero at least, no, kahit pa paano, may nagko-connect pa sa atin. No? At least, kung ikaw ay Katoliko, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagdarasal, hindi ka naniniwala sa pare, hindi ka naniniwala sa misa, at least, may connection ka pa kung ikaw ay nag-aantanda pa ng krus, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kahit iba, pa-cute. Pero isang hamon ito ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, na kung saan pinagtatawanan ang ating pananampalataya sa iisang Diyos na mayroon tatlong persona, lalo tigit lahat ng mga Katoliko, huwag kayong mahiya na ipahayag ang pananampalataya sa bawat oras. Pagising, bago matulog, kumakain, nasa barkada, nasa outing, sumasakay ng sasakyan, kahit nagja-jogging, nag-exercise, kasama natin lagi ang Diyos. Bahagi yan ng ating buhay. Kaya wag na wag mong aalisin yan sa buhay mo. Sige nga po ulit, mag-antanda ng krus, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, mahiya dahil hindi ka ikinahiya ng Diyos. Dahil mahal tayong lahat ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga nagdurusa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Tama din natin sa ating mga kahilingan, ang mga personal nating kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling, mga kahilingan at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Bye.
Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinaihiwatig upang aming panaligan ay sa rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal, bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O
sa nasa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa alam ng Panginoon. O sa nasa kaitaasan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kagaya po ng narinig ninyo, sa June 17, ang ating pong pag-ahon, no, ang tawag po nila, Ahunan sa Antipolo. So magkakaroon po ng Marian Pilgrimage, ang imahe ng Birhen ng Solidad ay aakyat at dadalaw sa Antipolo Cathedral sa June 17. 11 a.m. ang misa. Kung gusto nyo po na mauna doon, may sarili kayong sasakyan, doon na lang tayo magkita. Kung gusto nyo naman po na sumabay dito, mag-aarkila po tayo ng bus. Siyempre, may bayad yun. Magpalista lang po sa opisina para malaman natin kung sapat na yung isang bus para sa pagdating doon. Kung pupunta kayo doon, siyempre pakidala, pakisuot ang mga belo during the mass at yung t-shirt ng Solidad. Yung una nating t-shirt yan, pwede rin po yan. At pwede din po natin na yung bagong t-shirt, no, na ito, pamay na lang po. No. Okay, ito na po ang bagong t-shirt na isinabay na natin dito sa programa ng Archdiocese of Manila, ang traslasyon o ang pakikilakbay natin sa isang direction. So, ito na rin po yung gagamitin. Okay, pwede rin naman kung hindi nyo trip magsuot ng uniform, pwede naman yun. Wala namang bawal. Pero magkita-kita tayo doon sa Antipolo Cathedral ng June 17, 11 a.m. ang misa. Kanya-kanyang baon din po o po pwedeng doon na kayo bumili ng pagkain. No, marami naman pong bilihan doon. Okay? Magsitayo na ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ihunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang maringal na pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap upang gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang ahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.